morning, class. So before we begin, we will take your attendance. So starting with Abe, Athena. Present po. Garcia, Dave. Present, ma. Next question. Ako na pala sasagot nito. It's from Martin Palacio. Ano-ano yung mga bagay na hindi mo nagawa since naging student leader ka? So, ayun, straight to the point answer is to take care of myself. Ang daming sleepless nights, ang daming kong pagkukulang sa sarili ko. And guys, if you are watching this, I have a playlist, Atcha's Journey to Self-Love. So, ito na yung pagkakataon. 2021 is waving right now. 2021 ko to i-re-release. So, ayan. Bumabawi ako sa sarili ko kasi at the end of the day, hindi tayo makakapag-serve sa iba kung kulang tayo ng service sa ating sarili kasi makaka-affect siya sa ibang tao. Ayan! Ikaw, Dave! Tama yon na parang yun din yung isa sa mga yun din yung isa sa mga nakalimutan kong gawin nung naging student leader na ako kasi parang ang priority na lang natin, ACADS, organization, huli na yung self. 'Di ba? Hindi natin naisip na dapat self, ACADS, organization. Kasi minsan nahuhuling sarili natin, kaya minsan hindi natin nagagawa ng maayos yung trabaho natin. Kasi sarili nga natin minsan nagkukulang tayo. So, meron at merong pagkukulang na nagagawa sa organization at ACADS. Kasi nga hindi natin nabibigyan ng pansin at hindi natin na-provide yung kagustuhan natin sa sarili natin. So yun, it's also about the self, it's about, you know, pero yun nga, parang minsan dahil nag-e-enjoy tayo sa ginagawa natin, nakakalimutan na rin nating i-enjoy yung talagang pang sarili nating oras. So yun din yung nakalimutan ko din talaga, Atcha. Pero I'm still open for organization. I still love serving the student body rin talaga. We all do. Ngayon na pandemic, hinahanap ng katawan ko yung magigising ka ng alas 7 ng umaga o uwi ka ng alas 9 ng gabi. Namimiss ko yon, really. Next question is anonymous naman. Ayun na! Ito na. The real question here is it good to remove the member if they can't do anything? Whew! No. No, it's not. You know, minsan, yun nga, yung sinabi ko kanina, meron naman tayong na-i-offer eh. Iba-iba nga lang tayo ng kayang ibigay. Minsan kasi, nakabase yung attention natin based sa kung anong kaya natin ibigay. Hindi natin nare-recognize yung kayang ibigay ng ibang student leader. So, you know, pag nagkamali siya sa paggawa ng isang bagay, then, you know, you must have the initiative to teach. You must have the initiative to mentor. You just have the initiative to be a leader for itself. Kaya nga leader eh. Kaya magtulungan lang. Hindi kailangan ng tanggalan ng mga officers sa organization or leaders sa organization. Kasi at the end of the day, they will thank you for mentoring them, for teaching them to do something, to do this. You know, parang it's not justifiable to remove someone. Yun, maliban na lang kung talagang tamad siya, yung interest nga ay hindi naman talaga para sa organization, pero you give that person a due process. Parang i-assess mo siya, gusto niya ba talagang mag-serve? Gusto niya ba talagang gawin yung mga pinapagawa sa organization? Gusto niya ba talaga yung leadership in general? Pero kung hindi, that's the time you give him or her a graceful exit. No, you give that person a graceful exit. Pero kung nagsisimula pa lang siya sa organization, you give him or her time to learn. You give him or her proper orientation kung anong ginagawa sa organization. Ganon, hindi justifiable na magtanggal na lang tayo. We have to assess our student leaders properly on what they can do and
to what they can give sa organization. Yun lang, na parang it's not good to remove. You assess the student leader properly, pero pag once na sinabi niya na leadership is really not his or her interest, then that's the time you give or her a graceful exit para hindi siya masaktan. Diba? Ang dami na pong nananakit dito sa mundo, ang dami na pong nasasaktan, huwag na po natin silang dagdagan. Charot. Tama. And if additional, if you cannot really, if you have tried everything, all your effort, all your energy, all your time, all your thought into trying your best something. Naglalag ako. Okay. Pero yan. Hello. Hey. Where are you? Hello. Okay. Okay na. Makikita mo na ako? Yes, I can see. Okay na, okay. So, like yeah. What I have said, if you tried everything, one thing you can do is to inform your advisor or professor or moderator regarding your concern, and then they will deal with it. So don't stress yourself out if you have tried. And yeah, that's our advice. I hope it helps. Are you ready for the next question?